Time check, it's 5:30 a.m. at isang panibagong araw na naman ang ating haharapin. At kung ano man ang mga pinaglalaban natin sa bawat araw, naway maging matagumpay ka, aking kaibigan. By the way, for those who don't know me, I'm Chinky. I'm a Filipina and I'm also a foodie, entrepreneur, and baker by profession. At meron kaming palaisdaan as a family business. And disclaimer, hindi ito ang aming palaisdaan. Nandito kami sa supplier namin ng fingerlings ng bangus dito sa Bantan. At kaya naman maaga kami gumising dahil maaga namin kukunin itong mga fingerlings. Medyo delicate kasi i-travel ito, lalo na kapag mainit ang panahon. And dahil maulan ngayon, kaya favorable naman yung weather, but kailangan pa din agahan dahil kapag tanghali na, mabilis uminit, lalo na dito sa Pilipinas. And after 20 minutes of travel, nandito na kami sa aming palaisdaan at ililipat na namin ang mga nabili naming fingerlings na bangus sa aming palaisdaan. And in fairness, maganda ang quality ng nabili naming fingerlings. Nabili namin ito for 2 pesos each at namili kami na 1,000 piraso. Bukod sa bangus, meron kami alaga ditong tilapia, alimango, tsaka mga hipon. At itong nakikita nyo nga pala, ito ang aerial view ng aming palaisdaan. And we're very much grateful at pinagkaluban kami ng Panginoon ng gintong klaseng pagpapala. Kaya naman, thank you Lord! In early this morning, natuwa talaga ako kasi bungad-bungad sa akin ni tatay, may binigay siyang mga dragon fruit. Namuha na pala yung mga itinanim niya noon. And moving forward, hindi makukompleto ang aking araw na hindi ako nanonood sa YouTube ng aking mga favorite vloggers. Ganitong tema talaga yung hilig ko. At isa sila sa mga dahilan kung bakit ako na-inspire mag-vlog tulad nito. Actually, naalala ko si Lola ko, napakahiling maglinis ng bahay. At naalala ko noong elementary ako, siguro mga around grade 2 ako, half day lang kasi yung klase namin noon. Madalas talaga pag nasa bahay ako, I spend most of my time na naglilinis ng aming bahay. Kaya naman eventually hanggang paglaki, daladala ko yun. Basta enjoy talaga kapag naglilinis kahit na medyo nakakapagod, pero at the end of the day, rewarding naman kapag nakikita mong malinis na yung paligid. Pero minsan, mahirap din pangatawanan yung pagiging malinis ng bahay. Siyempre, dahil minsan sobrang busy sa work o yung mga ganap sa buhay, kaya naman mahirap i-prioritize yung palaging paglilinis. And I'm not saying na palaging i-google natin yung oras natin ng linis ng linis. Siyempre, hindi maiwasan yung mga clutter na yan. But at the end of the day, ang importante at mahalaga, komportable tayo sa buhay na meron tayo. And moving forward, gagawa nga pala ako ng cheese pimiento spread. Naisipan ko kasi mag-order ulit nito at nakakatuwa lang kasi talaga naman yung mga dating suki ko na dito, nagsi-order ulit sila at may mga bagong nagsipag-order. And actually, itong recipe na ito ay natutunan ko pa sa aking mother. Super sarap talaga nitong palaman na ito, walang halong biro. And it can be enjoyed with any types of bread or crackers, and pwede rin siyang papakin as is. Bala ko nga ituloy-tuloy ang paggawa nito at pinag-iisipan ko kung paano ko siya ibebenta in a larger market, lalo sa mga resellers. At para sa kaalaman na nakararami, nagpapa-order din ako ng mga customized cakes. Pero hindi may iwasan na paminsan-minsan wala tayong cake order.
Kaya naman, naisipan ko na mag-introduce ng mga product katulad nito para tuloy-tuloy ang benta. At kung ikaw ay negosyante katulad ko, huwag kang panghinaan ng loob kapag dumarating ang araw na wala kang benta. Parte yan ng negosyo, minsan talaga matumal, pero kinakailangan tuloy-tuloy lang. At kung may isa akong tip na may bibigay, mahalaga na buo ang loob mo kapag nagninegosyo ka. Kinakailangan bago mo pasukin ng negosyo, alam mo kung ano ang pinapasok mo. At marami kang i-consider bago magsimula ng isang negosyo. Pero sa kabila nun, ang tunay na success ay makakamit mo lamang kung sisimulan mo na. Mahirap kasi kung palagi mo ipagpapabukas yung mga planong nasa isip mo. At magiging matagumpay ka kung sasamahan mo ng aksyon ang iyong pangarap. Bukod sa pagbe-bake, nalilibang din ako kapag nagtatanim ako ng mga halaman. And lately, nakakahiligan ko magtanim ng mga herbs. At nakakatuwa itong Italian oregano na tinanim ko noon kasi napaka-lush niya na at talaga naman nagagamit ko ito sa mga lutuin katulad ng spaghetti. At meron din akong tanim na sweet basil. Ganito nga pala ang aking pamamaraan ng pupropagate ng mga Italian oregano. Super dali lang nitong itanim at paramihin. At ganito naman ang aming pamamaraan ng pagtatanim ng talbos at ng kangkong. Galing lang ito sa mga natira naming talbos na ginamit nung nakaraan sa pagluluto. Kailangan mo lang ibabad ang stock sa tubig for about 1 week at kapag may mga ugat na ito katulad nun, pwede mo na siyang itanim. Ito lang ang simpleng pamamaraan para magkaroon ka na unlimited supply ng kangkong or talbos. O diba ang galing? At naglagay nga pala ako ng mulch para hindi na ako palagi magdidilig dito. Galing ito sa pinagkayasa ng puno ng santol. Ang purpose ng mulch ay mas pinoprolong niya yung pagiging moist ng ating soil kapag ating itong dinidiligan.
At naisipan kong mamitas ng siling labuyo na gagamitin ko sa paggawa ng sukang sausawan. At kung napapansin nyo, berde pa ito pero okay na rin ito pang sausawan. At after 1 week, ito na ang itsura ng ating mga tinanim na talbos ng kamote. O diba, sabi ko naman sa inyo, napakabilis lang nitong tumubo. At ang kagandahan dito, kapag pinitasan mo na ito, after few days, magkakaroon ulit siya ng dahon. O diba, nakatipid ka na, nakasigurado ka pang fresh at walang halong kemikal ang gagamitin mong gulay na pangluto. And as a highlight of my week, umatendan nga pala ako ng baking demo. Nakakatuwa talagang sumali sa mga ganito dahil marami ka talagang matututunang bago when it comes to baking. And at the same time, marami ka makikilalang mga new friends katulad nila. At nung nakaraang araw, dahil maganda ang panahon at sikat ng araw, naisipan namin ni ate na ayusin itong garden dito sa resort. At ayan nga pala ang aking ate, o diba, certified plantita na din. At bilang pagtatapos ng linggong ito, nag-request nga pala si mother na magluto ako ng dinner namin na laing. Ito talaga yung madalas na request nila sa akin. And good thing na meron kaming tanim na dahon ng gabi. And this sums up my entire week, and I hope you'll find great inspiration sa panonood ng aking vlog. Sana na-enjoy nyo ang panonood nito as much as I enjoyed doing it. And as a reminder, chinkers, always choose to be happy. No matter what life throws in us, always choose joy. And with that, keep on winning, chinkers!